mga kwentong pambata. Ang Nixie ng Millipand, ikalawang bahagi. Walang sino man ang maniniwala kay Augustus kung sinimulan pa niyang ipaliwanag ang kanyang pinagdaanan, ang malungkot niyang kwento, kung paano siya niloko ng Nixie ng Millipand upang ibigay sa kanya ang nag-iisa niyang anak. Kasama ang dalawang bag ng ginto, nangako si Nixie kay Augustus na ibibigay niya ang una niyang makikita habang lumilipad siya palabas ng kagubatan. Pero binuhat ng tusong Nixie ang ama ko sa pamamagitan ng hangin at huminto siya sa tuktok ng bahay namin. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, mukha ko ang una niyang nakita, ang mukha ng bago niyang silang na anak. Kahit gaano ko kagustong baliwalain ang boses na iyon, Abigail, lalo lang itong lumalakas. Arthur, puntahan mo ako. Hindi ko na talaga kaya ito! Mahal, alam ko nga ayaw mong marinig pero baka imahinasyon mo lang yon. Hindi ko pa narinig ang boses at hindi mo ba sinabi na umalis ang ama mo para protektahan ka? Nabahala si Arthur sa boses hanggang sa hindi na niya pinapakinggan pa si Abigail. Arthur. Kinabukasan, umalis si Arthur kasama ang mga kaibigan upang maghanap ng mga pruta sa kagubatan. Gustong gumawa ni Abigail ng preskong makakain at naisip niya na ang paghahanap ng prutas ay makakalibang kay Arthur. Tama si Abigail, bumubuti na ang pakiramdam ko dito. Ano naman ang eksakto ang nagpapabuti ng pakiramdam mo? Yung pagsakay mo ng bisiro mo? Hoy, huwag kang magsalita ng ganyan tungkol kay Zizel. Maaring ang mabagal siya, pero gusto ko ang ganito. Nabupuri ko ang kalikasan. Mabagal siguro siya dahil nagsisisil pa lang. Anong nangyayari? Nang bigla na lang, umiihip ang hangin ng buong lakas at nagsisimulang bumagsak ang mga puno. Arthur! Huwag kayo magkalala! Doon ako sa kabila dadaan! Magkita na lang tayo sa bahay! Tinahak ni Arthur at Zizzle ang ibang daan at nakarating sila sa isang magandang batis. Phew! Nauuhaw ka ba, Zizzle? Ngunit nawala sa kontrol si Zizzle. Sinusubukan niyang hilahin pabalik si Arthur mula sa batis. Teka, ano nangyayari sa'yo? Lumingon si Arthur para makita kung ano ang nakakatakot sa batis. Hoy, Arthur! Hindi pa umuwi si Arthur. Hindi ba kasama niyo siya? Pero dapat siya, nakauwi na siya ngayon eh. Naghahiwalay kami dahil sa malakas na hangin at sinabi magkikita kami rito. Pero baka makabalik na rin siya. Huwag kang mag-alala. Sabihin mo, dumaan kami. Ngunit hindi nakikinig si Abigail. Hindi man lang niya pinigilan ang mga kaibigan ni Arthur upang hingan ng tulong sa paghanap sa asawa niya. Hindi nagtagal bago naisip ni Abigail kung ano ang nangyayari. Mas natakot siya ngayon kaysa sa dati. Mabilis na umalis si Abigail sakay ang kabayo para hanapin si Arthur. Arthur! Bigla na namang umihip ang napakalakas na hangin. Tumabig ng mataas at mabilis ang kabayo ni Abigail at nahulog siya mula rito. At ang kabayo na natakot sa hangin ay tumakbo papalayo. Oh, hindi! At hindi pa yun natatapos. Biglang napansin ni Abigail na lumulubog siya sa isang kumunoy! Naku, hindi! Isang kumunoy! Pero bakit ito nandito sa gitna ng kawalan? Hindi! Tulong! Ngunit madilim na at wala nang tao sa paligid. Hanggang sa nakita ni Abigail ang isang papalapit na liwanag. Ano ang bagay na yun? Zizel? Bakit ka nagliliwanag? Lumapit si Zizel kay Abigail na may tali sa bibig at ibineto niya ito sa kanya. Tahimik na nagtaka si Abigail kung paanong naging matalino si Zizel. Kumapit na lang siya sa dulo ng tali at hinila siya ni Zizel palabas. Zizel? Oh, maraming salamat. Nasaan si Arthur? Oh, anong nangyayari sa akin? Nakikipag-usap sa kabayo? Ngunit laking gulat niya na mukhang naiintindihan ni Zizel ang nararamdaman ni Abigail at inaklos siya nito. Yumuko si Zizel at sinenyasan si Abigail na umupo sa kanyang likuran. Siyempre, nag-alangan naman si Abigail, ngunit nagtiwala rin siya rito.
at pumunta sila sa madilim na kagubatan. Zizel? Saan mo ba ako dinala? Ano, Iha? Kamusta naman ang paglalakbay mo sa paghahanap sa iyong nawawalang asawa? Sino ka at paano mo nalaman ang tungkol kay Arthur? Oh, alam mo, isa lang akong babae na nagkataon na isang mangkukulam. Isang mangkukulam? Kita mo, natatakot ka ngayon. Napaka-importante nga talaga na matakot ka sa mga sitwasyon na hindi pamilyar sa'yo. Mas magiging maingat ka. Hindi ka makakagawa ng isang kahangalang katulad ng ginawa ni Augustus. Oo nga pala, alam ko ang tungkol sa pangako ng biyanan mo tungkol sa pagbibigay sa asawa mo. Masasamang nila lang ang mga nexis na ito. Kinukuha nila ang kailangan nila. Pero paano mo nalaman ang lahat ng ito? Ibinaliwanag ng mangkukulam kung paano siya minsan gumagala sa kagubatan na nakabalat kayo bilang usa nang habuli siya ng ilang mga ngaso. Bigla siyang sinagip ni Arthur at itinago sa likod ng damo. Kung di dahil sa asawa mo, iyon na siguro ang huling araw ng buhay ko. Pero may isang bagay na mukhang hindi tama kay Arthur. Hindi naman masyadong nagtagal bago ko napagtanto na isinumpa siya. Naiintindihan naming mga mangkukulam ang mahika. Gusto ko siyang tulungan pero hindi kayang daigin ang mahika ko ang mahika ng Nixie. Ipinaliwanag ng mangkukulam kung paano niya ipinagtagpo si Arthur at si Zizel na dapat ay magliligtas sa kanya. Ngunit... Pero ano? Mas malakas pa pala ang Nixie kaysa sa inaasahan ko. Lumipat kayo ng bayan pero sinundan pa rin kayo. Nakakalungkot na nagtagumpay siya sa pagkuha sa iyong asawa. Hindi! May paraan pa ba para maibalik ko siya? Mayroon naman, Iha. Pero masyado iyong mapanganib. Pwede kang masaktan. Wala akong pakialam. Mahal ko si Arthur at gagawin ko ang lahat para protektahan siya. Nang sumunod ng maga, binidyan ng mangkukulam si Abigail ng ginintoang panghabi at ilang mga lino. Tsaka inutusan si Abigail na pumunta sa lawa kung saan nawala si Arthur at magpaikot ng mga lino. Ginawa ni Abigail ang sinabi sa kanya at umupo malapit sa lawa. Habang sinisimulan niyang paikutin ang lino, lumabas ang mga gintong sinulid. Sinabihan si Abigail na magpaikot ng sapat na gintong sinulid para maghabi ng damit para sa Nixie. Simple lang ang patakaran. Hindi dapat tumayo si Abigail maliban kung matapos niya ang buong damit na ginto. At kailangan niyang tapusin ang gawain bago sumikat ang araw. Umupo si Abigail ng buong araw at gabi, hinahabi ang lino sa gintong sinulid. At sa wakas, sa 6:60, natapos niya ang damit. Gaya ng itinuro, iniligay niya ang damit sa bato sa malapit at umalis para manood mula sa malayo. Ginto, isang damit na gawa sa ginto. Alika rito. Gumana ang plano ng mangkukulam. Pinaglalaruan naman ni Nixie ang kahinaan ng iba pero mayroon din siyang kahinaan. Mga damit na gawa sa ginto. Kailangan maakit ang Nixie na lumabas ng lawa. Hanggat nanatili siya roon, nananatiling hawak nito ang asawa mo. Habang pinapanood ni Abigail ang Nixie na nagsasaya sa kanyang regalos sa kabilang dulo. Arthur! Ano? Hindi. Ang lakas ng loob mong tumakbo palayo sa akin. Galit na lumipad patungo kay Arthur ang Nixie. Hindi! Ngunit biglang. Huwag kang maglakas loob. Isang mangkukulam. Hindi mo ako masasaktan. Hindi ko na kailangan. Gagawin na ng araw ang trabahong yon.
Ang araw. Sinubukan ng Nixie na bumalik sa tubig. Ngunit ginamit na mangkukulam ang kanyang mahika para hindi na makapasok sa tubig. Sa kainaan mo para sa ginto, hindi mo na malaya na malapit ng sumikat ang araw. At ayon sa nalalaman ko na kapag nabilad ang mga Nixie sa araw... Hindi! Hindi! Inilagay ng mangkukulam ang Nixie sa isang babasaging bola at hinipan ang bola papalayo. Ayun, gusto ko ang mga kwento kapag ang pag-ibig ang nananalo. Lubos po ang aking pasasalamat. Nako, hindi. Salamat sa asawa mo. Pag-ibig niya ang nagligtas sa'yo. Malaya kang nasa sumpa ngayon. Nagpasalamat sina Arthur at Abigail sa mangkukulam at tinanong kung pwede nilang alagaan si Sizzle. Lagi pinipili ng mga hayop ang kanilang amo. Sino ba naman ako para tumanggi kung kayo ang pinili niya? Kumapit si Abigail sa taong pinakamamahal niya at umalis kasama si Sizzle. At nangako sa mangkukulam na lagi nilang haharapin ang kanilang mga kahinaan bago ito mapakinabangan ng iba. Poof! Thank you.